Yun, ito na yung ating DJI Osmo Action na RB unit refurbished. So tinanggal ko na yung seal kanina. Nabili ko nga pala siya sa Facebook, sa Jet Commerce Philippines Facebook page. Tapos nagchat lang ako doon. Tapos pinuntahan ko sa official warehouse nila sa Giginto, Bulacan. Yun, so nakita natin ito. Ganda. May mga ano pa siya, plastic cover. So, lagyan naman natin dyan. Itong nasa box niya, yun, may pang ipis pa dito. Ayan, ganyan. Tignan natin yung nasa box. Ito yung kanyang mount, isa sa mga mount yan. Ito rin yan, meron silang mga 3M para fix yung pagkakalagay. Ito ay yun. Ito yung pang lock dito yan, oh. Yan. Tapos pag ilalagay mo sa mga mount, ito yung lock. Ito naman yung Type-C na charger. Yan. Tapos manual Osmo Action. Yan. Ito rin kasama sa mga manual yan. Ganun pa dito, kulay blue. Tapos ito yung kanyang battery. Paano ba binubuksan to? Yun. Yun, so lalagyan natin yung battery dito. Mamaya na yan. Yun, oh. Focus muna tayo kay action cam. Ah, ganun lang pala siya tanggalin. Yun, nakita natin. Ito pala, case lang pala ito. Yun, mukhang ano siya, oh. Medyo mabigat din. Tsaka ang ganda nung kanyang ano, finish. So, lagyan na natin yung kanyang battery. Tama ba? Ito ganyan ba? Hindi, baliktad. Yun. Yun, oh. Ito niya yun. Pag may orange na ganun, ibig sabihin hindi pa siya nakalapat. Yun, ganun din sa kabila. Yun. So, kailangan mawala yung orange. Yun. Ito naman, meron, diin lang natin to.
unit, may ganyang unit. Alisin na natin to. Tapos ito pala, ito palang kanyang lens ay detachable. Mga na ano siya, nare-replace siya. Yun o. Kunwari ito, nabasag o kaya nagkaroon ng crack. Makakabili nito sa ano yata, Lazada or Shopee. Tapos yung kanyang memory card. Ito yung kasama. 64 gig. Ipress lang to, tapos hihilahin pababa. So, it's iangat yan. Diyan yung charger type C. Yan. Yan yung charger. Tapos yung memory card. Yun. Ilobat siya. So, sinaksak ko muna. English. Activate with DJI Mimo. So, ayun na. Na-activate na natin. May lumabas na siyang mga ganito. Tapos, nag-activate na yung mismong unit. Yan. Makikita natin, no? Pag sinwipe mo siya mula sa taas, pababa. Yan ang makikita natin. Yan. Medyo babaan lang natin yung brightness niya. Ito yung ano, screen lock. Yan. Habang nagre-record ka. Parang hindi nagagalaw. Tapos, ito, papunta ng settings. Kailangan ako on yung wind noise reduction. Yan, bahala na kayo mag-ayos dyan. Yan lang naman yung mga ano nun. Ano ba ito? Voice control lang pala yan. Wala yan. Tapos pag sinwipe mo siya mula dito sa kaliwa, yun yung mga previous na video o kaya pictures. Pero dahil wala pang laman yan. Pag dito naman sa kanan, yan yung mga ibang settings pa niya. Yung dewarp tsaka yung format ng video. Pag mula naman dito sa baba, yun, kung gusto mo, kasi ako ang gagamitin ko 1080 30fps lang eh. Yan yun yung mga choices niya. So okay na tayo dyan. Ito naman HDR. Andiyan yung slow-mo, loop, yeah, time-lapse, and hyperlapse. May custom rin. Tapos sa photo naman, ganun din. Yung burst, AEB, tsaka yung time. Ito, video lang tayo. Dito pala, pwede mo yun yung rock steady niya. Yan, naka-off yan. Tapos ito, pag inon mo, magiging kulay blue siya. So, yun lang naman mga basic nito. So, ang gagamitin ko lagi is 1080p, 60fps. Ito nga pala yung kanyang ano. Ito yung QS. Pag kinlik natin siya, di ba nandyan? Pag kinlik natin siya, sa isang pindot lang. Yun, quick switch. Yan, nandito na yung ano. Nasa harap na natin yung view. Yan, yan yung cellphone ko. Tapos pag kinilig pa natin yan ng isa, click pa natin siya ng isa. Nawala na doon sa front screen. Andito na. Tapos pag i-off mo siya, ay tagalan mo lang ang pindot dito. So sa tingin ko, mukhang okay naman yung unit na to. Mukha naman siyang maganda.
Tsaka ang ganda ng finish ng kanyang ano body. Yan, tapos meron pala siya ditong ito to pang waterproofing para makoberan yung ano lagayan ng memory card at saka ng charger sa gilid ay okay lang, ganun naman. So sample na natin siya ng ano pang moto vlog natin gamit ang 1080p 60fps. Setup muna, setup natin yung ano yung view kung makikita natin ah. Setup natin sa cellphone. Palis na tayo ng subdivision. Testingin natin yung wind noise niya kung talagang maganda yung ano cancellation. Patatakbuhin natin ng mabilis. Testing time. All right. Time check muna tayo. Ngayon ay 5:03 na ng umaga. Pang testing ng wind noise reduction. Ang tayo ng 60 kilometers per hour. So we are here at Novaliches Bayan. Dadaan sa may ano Mindanao Avenue. Oy, 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 oy. Grabe, ipantay yung kalsada rito. Maalo ng kalsada rito. Rock steady on 1080p, 60fps. Tapos yung iba, naka-auto na lang. Na tayo sa Trinoma. Nonoy! Aray ko puta. Hoy! Halika na. Tingin kita. Hello!
gumagasgas yung ngipin mo, Noy. Noy, sandali. Oh. Kiss na. Oh, teka lang, punta ko na si Kuya Bok. Hello. Ano, kamusta na? Ha? Ano na? Ito naman eh, sandali. Oh. Ina. Oh, amoy, ano amoy yun? Amoy buknoy. Si Boging nanay! Nanay, nanay, nanay! At yun na nga nakita natin na goods ang stabilization ni DJI Osmo Action. Tsaka yung wind noise reduction niya, compare naman sa mga nagamit ko na action cam dati, mas ano naman, mas na-lessen naman yung wind noise kahit na built-in microphone lang yung gamit. Pero titignan ko kung sa mga susunod, kung bibilan ko siya ng external mic. Pero tingin ko, ano eh, sa paggamit ko ngayon, okay naman ako sa built-in mic niya. Kaya namang, ano, itolerate. At yung cons lang nitong DJI Osmo Action ay yung, ano niya, malakas nga kumain sa memory. Kasi kung makikita nyo to, 10 clips na meron akong 1 minute na video, merong less than 2 minutes, umabot na siya ng 6.3 gig. Ganun siya ka, ano, kalakas kumain ng memory. Ano lang yun, ha? Siguro, mga, pag pinagsama-sama ko yun, mga nasa 13 minutes lang, yung 10 clips na yun. 6.3 gig na siya. 1080p, 60fps. Tapos, naka-rock steady on. Papalitan ko na lang yung ano, memory card ko ng 128GB para pwedeng-pwede na siya kahit pang malayuan. Nakita naman natin yung rock steady niya. Nalubak ako ng sobra. Maaasahan yung rock steady mode. Isa din sa cons ay yung battery niya. Pagbiyahe ko rito, ano eh, mula Bulacan hanggang QC ay 100% ako. Tapos ano na lang, 70% na lang eh. Ano lang yun ha, mga 1 hour lang. Pero hindi siya tuloy-tuloy na pag-video. Putol-putol siya. So hanggang sa susunod na video, gagamitin ko na lagi itong DJI Osmo Action. Let's go!